the Holy Spirit inside our hearts. Because God is light and in Him, there is no darkness. Amen. Okay? Makikita po natin dito mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, kapag ka ikaw daw ay nagsuko ng buhay sa Kanya, ikaw ay makakaalam ng knowledge of truth. Well, balikan natin, sabi po doon sa John chapter 7, verse 17. If anyone chooses to do God's will, again, pagka sinabing doing or chooses, he chooses, ibig sabihin, ninasa niya, ninais niya na sundin ang gusto ng Diyos kaysa ang gusto ko. Sabi niya, anyone who chooses to do God's will, he will find out that this is the key. Sabi niya ganun, he will find out whether my teaching comes from God or whether I speak on my own. The word here is, he will find out. Kapag ka daw ang isang tao ay gumawa ng kalooban ng Diyos, he will find out. Ibig sabihin, God will give you the knowledge, will give you the understanding, He will give you the power of wisdom para ano? Para yung Biblia na itinuro niya roon sa salita ng Diyos na binabasa natin ngayon, ay ano? Ay malaman natin na ito ay galing sa Diyos. Nakita niyo? It is you himself, yourself, who will discover. Hindi mo na kinakailangan ito eh, hingin pa sa tulong ng ibang tao. Once na ikaw ay sumunod, tandaan natin, first step lang yung pagtanggap natin sa ating Panginoon, because that's the first step na ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos ay papasok sa ating puso. Magkakaroon tayo ng kaliwanagan. Pero hindi doon natatapos. Sabi ng salita ng Diyos, once that you started to do the will. Tingnan po ninyo verse, if anyone chooses God's will. Andyan ba kayo? Amen. Ulitin ko, total surrender is, Lord, your will and not my will. Akin na yung will mo, Panginoon. At itong will ko na ito, sa inyo, Lord. Bahala ka na. Yan yung surrender. Amen? At ang sabi ng salita ng Diyos, if anyone who chooses to do God's will, he will find out. In other words, God will give you the knowledge of truth. At sabi nga doon sa salita ng Diyos, parati natin binabanggit ito, very popular ito, ito yung conclusion ni Jesus Christ dito sa kanyang teaching na ito. In John 8:32, sabi niya noon, when you know the truth, and the truth shall set you free. Then, sabi niya, you will know the truth. Kita po ninyo, sabi niya ganun, papaano mo malalaman ang truth? Okay? Ito'y sa pamamagitan ng paggawa mo ng kanyang kalooban. At kapag kayo'y gumawa ng kanyang kalooban, malalaman mo ang katotohanan. At ang katotohanan naman ang magdudulot sa iyo upang ikaw ay makalaya. Okay? Kaya minsan, makikita natin tayo, mga Kristiyano, iba ang kilos nila. Sapagkat sila'y malaya na. Okay? Hindi na tayo, siguro yung mga bago po rito, nagugulat kayo kung bakit tayo rito ay nagtataasan ng kamay, sumisigaw, okay? Iba ay pumapalakpak, sapagkat tayo hindi naman nasanay na pumapalakpak, masanay tayo na para sa atin ang banal na bagay ay yung tahimik, at ikaw ay magsasalita lamang pagka sinabing pwede na kayo magbatihan sa isa't isa. Okay? At pwede rin, at hindi pa basta-basta pwede kang umiti. Okay? Eh pero dito, tayo ay umi-amen. Okay? We're so free. Why? Because we know, okay, the truth. And the truth shall set us free. We're so free. Alam natin ang katotohanan ng lahat ng ginagawa natin dito ay biblikal. Pero noon, nung hindi binubuksan ang Biblia sa atin at wala tayong kaalaman, ang sinabi lang kung ano man ang ituro nila sa atin, yun lang ang ating ginaganap. Tama po ba? Amen. Okay? That's the reason why, sabi ng salita ng Diyos, kung ikaw, lalo na higit, kung ikaw ay matututong sumuko ng buhay sa Kanya, nako, wag mong panghinayangan ang pagsuko na yan, sapagkat ito'y magdudulot ng kaalaman sa salita ng Diyos. At kapag nalaman mo ang kaalaman ng salita ng Diyos, ikaw ngayon ay mapapalaya. You see, hindi nakukuha ng kahit anong bagay ang kalayaan, mga kapatid ko. Okay? You will find out, sabi ng salita ng Diyos. Okay? At habang tayo po'y sumusunod sa kalooban ng Panginoon, okay, magugulat ka sa iyong sarili.
habang binabasa mo ang Biblia o habang ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, iba ang dating sa buhay mo. Nagkakaroon ka lalo ng deep desire na mabago sa buhay mo. May conviction, nararamdaman mo, may power ang salita ng Diyos sa'yo. Why? Because you are receiving the knowledge of truth. Okay? Kaya tingnan nyo, pagbasihan mo ang buhay mo noon at buhay mo ngayon. I'm sure marami sa atin dito nung araw ay na, kahit hindi pa tayo mananampalataya, nakapakinig na tayo ng mga salita ng Diyos. Tama? Amen. I'm sure. Pero ikumpara mo ang pakikinig mo ng salita ng Diyos ngayon at saka noon. Why? Sapagkat ngayon, mga kapatid, ay binuksan ng Panginoon, binigyan kanya kaliwanagan. At kung ikaw ay patuloy na gagawa ng kalooban niya, katulad ng kanya pong pinangako, ang sabi niya rito, ikaw ay tunay na. Tatalino pa, kaya walang mga Kristiyanong bobo eh. Okay? Walang Kristiyanong bobo. Kaya magugulat kayo, minsan sinasabi ng, naalala ko nung ako po'y bago pa lamang sa Panginoon, masyadong mainit sa Lord, sinisharan ko ang daddy ko. Nung na siya ay medyo nasusukol ko na sa kanyang mga rason at namimiloso ko na siya. Okay? Dahil sukol ko na siya, sukol na sukol. Dahil talagang pinag-aralan ko yung mga pwede kong sabihin sa kanya. Dahil alam naman, kung iba po sa inyo, kung nalalaman nyo, kapatid po ng daddy ko, Monsignor, hindi po basta pari siya. Mataas na pari yan. Okay? At siya po, siya po yung nagpagawa ng BBB sa Valenzuela, sa Fatima. Okay? Akilala po ni Sister Gloyan dahil yan ang kanilang kura paroko. Okay? That's my uncle. Okay? So, makikita po ninyo how talagang strong ang aming ang faith, Catholic faith namin. Praise God! Nung nandun na kami, sukul ko na siya. Okay? Sabi niyang ganun, kayo namang mga born again eh. Ayan, ako, tinira na niya. Kung kailan ka lang nakapag-aral ng salita ng Diyos. Okay? Parang ang tali-talino mo na kung mag-explain sa akin. Sabi ko, Dad, wala akong magagawa. Dahil itong nalalaman at tinuturo ng Panginoon sa buhay ko, kaya sinishare ko po sa inyo. Okay? It's been a while, okay, bago inopen uli ang salita ng Diyos sa kanya dahil alam kong medyo nasaktan ang kanyang pride bilang isang ama. But praise God, bago siya bawian ng Panginoon, alam po ninyo, pinapakilala niya ako dati, ibang pakilala niya sa akin, ito yung anak kong ninyero. Okay, ayaw niya matanggap na pastor ako. Kahit nag-ministry na ako dito sa Japan. Okay, but later, in the latter years, okay, ng kanyang buhay, alam po ninyo, pagka pinapakilala niya ako doon sa mga kaibigan niya, sa mga congressman, vice mayor ng Manila, alam po ninyo, talagang sabi niya, ito yung anak kong nagpapastor. Okay, doon sa Japan. At tinanggap din po niya ang Panginoon. Just bago po siya lumalay sa mundong ito. Kaya gusto ko maunawaan po natin, mga anak ng Diyos, na napakaganda na ikaw mismo ay mayroong malalim na pag-unawa sa salita ng Diyos. Okay? Hindi mo na kinakailangan pa ng tulong ng iba sapagkat ang Panginoon, tutulungan ka niya maunawaan mo ang salita ng Diyos. Yan ay kung ikaw ay matututong sumunod sa kanyang kalooban. Diba minsan iniisip natin na parang walang relasyon ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at yung knowledge of truth. Diba minsan nasaan ang koneksyon? Wala yata ang koneksyon. Pero malinaw po ang sabi ng salita ng Diyos. Malaki ang koneksyon. Okay? Why? Una, kinakailangan tanggapin mo muna ang ating Panginoong Jesus. Kinakailangan pagkaroon ka ng Espiritu ng Diyos. Kapag wala kang